sa mga naghahanap din ng PCX 160, ito meron sila dito. So sa mga naghahanap ng ganitong kulay na NMAX 155 ABS, ito meron pa sila dito. Yan, Yamaha NMAX 155 ABS ulit. Pero ito, ang kulay na ito is Power Gray. What is up mga Repo? Welcome kayo sa panibagong episode ng Repo Update. So kung ikaw ay may liksa motor at naghahanap ka ng mura, second hand, at installment na motor, ang channel na to ay para sa iyo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button at the notification bell. Sa ganun ay ma-notify pa kita sa mga sure to bang ilalabas na Repo Update. Sa mga hindi pa nakapagmula sa episode ko, tayong thumbnail niya. Ilalagay ko na sa description nyo yung video para kung gusto nyo panoorin, i-click nyo na lang. At kung magustuhan nyo man itong video na ito mga ka-repo, pindutin nyo lang yung like and share button dyan sa baba ng video. At malayang malaya kayo mag-comment sa comment section kung ano ba magiging opinion nyo sa mga motorsiklo na makikita nyo ngayon sa video ko. Alright, so yung mga ka-repo, kung may magustuhan mga kayo ditong motor at balak nyo kumuha ng installment, ilalagay ko na lang sa screen yung requirements nila. Screenshot nyo na lang. At para naman sa mga magtatanong dyan ng location, nandito ako ngayon sa Yamaha Tayuman. Ang full address nila dito is 1497 Tayuman Street, Santa Cruz, Manila. Alright, so ilalagay ko na lang dyan yung contact number nila para kung sakaling malayo kayo, pwede muna kayong tumawag dyan mismo sa number nila. At kung malapit kayo, pwede kayong bumisita mismo na dito. Alright, so yun mga karepo, hindi ko na patatagalin to. Mag-i-start na ako. Alright mga ka-repo, no? So yan, kung makikita nyo dito yung mga reposes nila, no? Yan, meron silang available dito ng mga MIUI 125, Honda Click 125, tapos ito meron silang MIU Soul Eye, tapos syempre hindi nawawala itong mga MIU Sporty. Tapos dun sa bandang likod meron silang Suzuki Bergman, meron din silang Yamaha NMAX na ABS, meron din silang Honda PCX, meron din silang YTX, at the rest yun, Yamaha MIU Soul Eye. Alright, so yan, mag-insert na ako. Yung iba dito, halos lahat wala siyang mga presyo, pero ipapakita ko na lang sa inyo mga karepo, no? Tapos yan, eto may mga presyo rin, no? Okay, so mag-start muna tayo dito sa MIUI 125 nila. Dito meron silang MIUI 125 na medyo sariwa pa mga karepo. Eto, puli-puti, tapos kombinasyon siya ng cyan. Alright, so sa condition na ito, mukhang okay na okay pa mga karepo. Mas mukhang sariwa pa siya. Okay, so yan, sa mileage na ito is nasa 23,000. Alright, so yan, sa mga naghahanap dyan ng ganitong kulay ng MIUI 125, ito meron dito, no? Mukhang all goods pa naman, wala pang basag sa fairings, okay pa yung pinaka lens ng ilaw niya, sa headlight, sa signal, okay pa. Sa gulong niya, makapal pa, mga karepo. Alright, so all stock pa, meron pa, ano, andito pa yung side mirror niya na stock. Alright, so meron na rin kayong libreng cellphone holder, tsaka abang na bracket para sa top box. Alright, so yan. Sa tabi naman niya, mga karepo, dito meron silang MIU Soul Eye 125. Ang kulay naman na ito, mga karepo, is glossy violet or purple. Okay, so yan, sa condition na ito mga karepo, yan, aftermarket na yung cover ng seats niya, pero okay pa naman, wala pa naman siyang butas, no? Okay, so sa mileage na ito is nasa 2,000 lang. Medyo sariwa pa yung tilakbo na ito mga karepo. Alright, so dito naman sa ano niya, sa fairings niya, dito sa katawan niya, sa pinaka-body ng fairings niya, okay pa naman, dito lang may mga butas lang dito. Alright, so dito sa fairings niya, sa front fender, yan, meron na siyang issue ng basag na. Tapos sa headlight niya, okay pa naman. Okay, so the rest, okay pa naman. Sa gulong niya, okay pa, makapal pa. Okay, so yan, sa mga naghahanap dyan ng MIU Soul Eye, ito, meron sila dito. Dito naman mga karepo, no? So dito, meron silang MIUI 125 ulit. No? Ito nakahilera. Mula dito, ganda sa kulay team MIUI 125. No? So dito, ito, kulay glossy black, no? All black siya. So sa fairings na ito, okay pa naman mga karepo. Tapos sa mileage niya is nasa 11,000. Sa seats niya, stock pa. Yan, wala pang butas. Yan, all stock pa siya, no? Nandito pa yung side mirror niya na stock. Meron na rin siyang libreng cellphone holder. Alright, so pagdating naman sa headlight na ito mga karepo, okay na okay pa siya, wala pang basag. Pati sa signal, front fender, makinis pa. Sa gulong niya, makapal pa. Kasi kapal pa ng mukha ng chismosa ang kapitbahay niyo. Alright, so stabil na ito. Same unit din ito. MIUI 125 pero matte gray siya, no? Alright, so yeah, combination siya ng parang glossy blue. Ewan ko kung ganito talaga yung kulay na ito, no? Alright, so sa condition na ito, sa fairings niya, okay pa naman mga karepo. Wala nga lang siyang grab bar sa likod. Aftermarket na yung cover ng seats niya. Okay, so okay pa naman, wala pa naman siyang buta. Sa mileage na ito is nasa 7,000. Alright, so tinakbo niya, sariwa pa mga karepo. Pagdating sa headlight na ito, yan, wala pang basag, pati sa signal. Sa front fender, yan, makinis pa. Sa gulong niya, medyo nagmamaxipil na. Okay, sabi na ito, same unit din, pero ang uli na ito is
smart orange, no? So sa mileage nito is nasa 46,000. Okay, so sa fairings nito mga karepo, dito sa bandang likod okay pa naman. Pagdating dito sa shield niya, yan, dito may mga scratches lang. So pagdating dito sa harapan, dito may mga crack na rin siya, no? So yan, depende na sa inyo mga karepo. Pero pagdating sa headlight niya, kung makikita nyo sa lens, okay na okay pa, wala pang basag. Dito sa may front fender niya, yan, kung makikita nyo, may mga scratches na. Yan, hindi na siya pwede sa maselan. Alright, so pagdating naman sa gunong niya mga karepo, yan, nagmamaxipi na talaga siya. Okay, so yan, sa mga nagahanap ng kulay orange na, no, BOA125, ito meron dito. No, so dito naman, ito pala sa orange, no, hindi ko napansin, meron palang price na nakalagay ito. So nagkakalaga ito ng 47,500, tapos, yan, as usual, zero down payment mga karepo, no, kapag repo. Tapos yan, sa monthly niya for 6 months sa 2,270. Yan. Okay, so sa tabi na ito, ito matte blue. Yan, hindi siya pwede maselan. Yan, kung makikita nyo na may condition niya, wala siyang front fender, basag na yung headlight, pati signal. Dito sa likod, okay pa naman. Sa mileage niya, nasa 16,000. Okay, so kung babase kayo sa makina nito, okay pa naman siguro to kasi nasa 6,000 pa. Alright, so sa price nito is nasa 47,875. Tapos pag ginawa siya ng installment, meron siyang monthly na 2,287. Alright, so yan, depende na sa inyo. Alright, so sabi niya, ito same unit din, pero ito meron din siyang issue. Same din ang issue nun, no, no? Basag na yung headlight. Alright, so sa signal, okay pa naman, no? So pagdating naman sa front fender, ito meron to. Alright, so sa fairings niya mga karepo, okay pa naman, no? Yan, sa mileage nito is nasa 55,000. Doon lang sa mileage niya, no, medyo mataas na yung tinakbo nito. Tapos wala siyang grab bar sa likod. Stuck yung seats niya, yung cover, pero may konting butas sa likod. Pero yan, magdedepende na sa inyo yan mga karepo, no. So sa halagang 65,195, maiuwi mo na to. Tapos pag ginawa mo siya installment, meron siyang monthly na 3,150. Alright, so yan mga karepo, no. MIUI 125, ito marami kayo pagpipilian dito. Mabanda mga karepo, no? So yan, kung mapapansin nyo itong mga MIUI Sporty, sa mga naghahat ng MIUI Sporty dyan, ito meron kayo pagpipilian dito. Merong cyan, magenta, matte gray or matte silver, ito matte black. Alright, so sa matte black nya alos to, walang price, no, lahat tong MIUI Sporty nila. Pero check na lang natin yung condition nito dito sa matte black. Sa mileage nito is nasa 8,000. Sa condition nya mga karepo, old goods na old goods pa, no? Mukhang okay pa naman siya, wala pa siyang basag, all stock pa, pati seats niya, pati ito, pati mirror niya nandiyan pa. Sa headlight niya, walang basag. Yan, sa signal, ganun din. Front fender, sa gunong niya, makapal pa. Kasi nga pa ng mukha ni Marites. Alright, so sa tabi na ito, ito yung special edition na, no, silver na MIUI Sporty. Okay, so sa mileage nito is nasa 5,000 lang. Sariwa pa mga karepo, no. So pagdating sa appearance siya, kung makikita nyo sa fairings mga karepo, okay na okay pa siya. All stock pa. Pagdating sa seats niya, stock pa. Nandito pa yung stock mirror. Kaya nung din sa muffler niya, napalitan na yung tambucho niya, no. So dito naman sa headlight niya, wala pang basag. Pero meron na siyang, may basag na pala ito. Yan, so yan, dyan lang tayo sumablind, no, pagdating sa headlight. Pero the rest, okay pa naman sa signal niya. Front fender sa gulong niya, makapal pa. Okay, so sa tabi niya, ito naman magenta mga karepo. Okay, sa mileage na ito is nasa 10,000. Okay, so ito sa appearance na ito, kung mapapansin nyo, sa seats niya, yan, pamalit na. Kung makikita nyo, no, may mga scotch tape na. Pwede nyo naman palitan niya, madali lang palitan yan mga karepo. Pagdating naman sa fairings niya, wala kayo pa problema, wala pa naman siyang basag. May konting ayusin lang kayo banda doon sa sticker. So pagdating naman din sa harap, may scratches lang siya dito. Pero sa headlight niya, yan, okay pa naman. Hindi pa naman siya basag, pero may mga lamat na. Pero sa masela, hindi na pwede yan. Alright, so pagdating sa signal niya, okay pa naman. Ito, wala pang basag. Sa front fender, may mga scratches lang dito. Na normal naman na nangyayari, no? Tapos dito naman, sa gulong niya makapal pa, kung mapapansin niya, no? Kasi kapal pa na ang mukha ni Ruelio, ang lalaking chismoso. Okay, so yan, sa magsina, palitan na ng kulay. Alright, so sa tabi na ito, ito, cyan. Okay, so sa mileage nito is nasa 41,000. Alright, sa appearance niya, pagdating sa fairings niya, okay pa naman. Yan, aftermarket na yung cover na 6, pero wala pa naman siyang butas, no? Pero sa maselan, hindi na pwede to kasi may konting angata sa gilid. So pagdating naman sa fairings niya, okay pa. Yan, sa headlight nga lang niya, yan, may issue na siya, basag na. Hindi na pwede sa maselan, pati ito, meron na rin. Okay, so sa front fender niya, okay pa naman. Sa gulong niya, makapal pa. Alright, so yung mga karepo, sa mga naghahanap dyan ng MIUI Sporty, ayan, may pagpipilian ng mga dito. Alright, dito naman banda sa likuran nila mga karepo dito, meron silang Honda Click 125 tsaka isang 150. Alright, so yan, check muna natin itong Honda Click 125 nila, no? Ang kulay na ito is glossy red, combination ng glossy black. Alright, so sa price na ito mga karepo is nasa 53,778. Pag inuha siya ng installment, meron siyang monthly na 2,570 for 36 months yan mga karepo, no? Alright, so sa appearance na ito mga karepo,
Sa feeling siya okay pa naman, sa seats niya, aftermarket na yung cover, pero okay pa naman. Pero hindi na siya pwede maselan kasi may kunting butas na doon, pwede na siyang palitan. Sa mileage siya hindi natin makikita kasi alam niyo naman kapag itong unit is naka-digital panel. Alright, so pwede niyo alamin yung mga mileage na hindi ko masasabi. Pwede kayong bumisita rito or pwede kayong tumawag dyan sa number nila sa description at sa comment section. Alright, so dito naman sa harapan niya, okay pa naman mga karepo na wala pang basag dito sa auxiliary light niya, sa signal niya, wala pa. Yan, sa front fender niya, okay pa. Sa headlight niya, okay pa naman. No? Sa front fender niya, may mga scratches lang. Pero okay pa naman, sa gulong niya, medyo nagpa-maxipil na. Okay, so stabil na ito. Ito naman, Honda Click 125, ay, Honda Click 150i. Alright, so ang kulay nito is silver, no? Kaya kung mapapansin nyo, no? Okay, so sa price nito mga karepo is na 69,770. Tapos pag kinuha siya ng installment, meron siya monthly na 3,333 for 36 months. Alright, sa appearance nito mga karepo, konting linis na. All goods na ito mga karepo. So sa seats niya, kung makikita nyo, stock na stock pa. So yan, pagdating dito sa shield niya, dito lang nalagyan lang siya ng sticker. Pero all goods pa naman sa headlight niya, okay pa. Front fender, may mga minor scratches na sa gulong niya, makapal pa mga karepo. Kasi kapal pa ng mukha na katabi mo. Alright, so yan, sa naghahanap din ang Honda Click. Ito, 125 tsaka 150. Meron sila dito. Alright, mga karepo, sa mga naghahanap naman dyan ng Suzuki Bergman Street, ito, meron pa sila dito, no? Itong kulay na ito is matte gray. Alright, so wala siyang price na nakalagay. So, sa condition niya, check na lang natin, mga karepo, no? Alright, so pagdating sa pagdating sa ano na ito, sa tawag dito, sa fairings, yan. Yan, nabablank tuloy ako. Alright, so sa fairings siya, okay pa naman, mga karepo, no? Pwedeng-pwede sa hindi maselan. Alright, so sa maselan, mukhang hindi na pwede ito. Alright, so may sticker lang siya dito sa gilid. Sa headlight niya, okay pa naman. Wala pa naman basag ng front fender. Sa gulong niya, medyo nagmamaxipil na. Okay, so the rest, ito, napalitan lang siya ng mirror. Pero pwede niya yung tanggalin kung sakali. Aftermarket na yung cover ng seats niya. Okay, so yun, sa mga naghahanap dyan sa Suzuki Bergman Street, eto, meron sila dito. Dito naman banta mga karepo, sa mga naghahanap dyan, ang Yamaha Mio Soul I. Bukod sa nakita ko dun sa harapan, no, so meron pa sila ditong dalawa. Alright, so ang kulay na itong isa is nasa tuloy. Ang kulay na ito is matte green, tapos itong isa is glossy violet. Alright, so dito muna tayo sa matte green, no, sa appearance niya. Yan, kung mapapansin nyo, medyo may papalitan na kayo katulad sa seats niya, no? Alright, so hindi siya pwede sa maselan kasi may mga gas-gas na siya. Pero yan, magdedepende na sa inya, no? Depende na sa tao yan, no? Alright, so sa price naman mga karepo, pwede kayo bumisita dito para malaman nyo yung price ng mga repo dito na hindi ko nasabi. Alright, so tapos malayo naman, pwede naman kayo tumawag dyan. Nandiyan yung number na sa description. Alright, so mileage nito is nasa 44,000. Okay, so the rest okay pa naman dito sa headlight niya, signal niya okay pa, sa gulong niya makapal pa. Ito isa sa mileage na ito is nasa 13,000. Alright, so sa seat niya okay pa naman, stock na stock pa, wala pang butas. Sa fairings niya okay pa. Yan, dito sa lever niya napalitan na. Okay, so dito sa shield niya okay pa, sa headlight okay pa, signal okay pa. Front fender may mga minor scratches, sa gulong niya makapal pa. Kasi kapal pa na mukha ng chismosang kapitbahay niyo. Alright, so yan, sa mga naghahanap dyan, ha, Mio Soul I, ito, meron sila dito. Dito naman mga karepo, para sa mga naghahanap dyan ng pwedeng pang tricycle, pwede siyang pang negosyo, pang service, ito meron sila dito, Yamaha YTX 125. Alright, so sa price nito is nasa 47,680. Alright, so sa monthly niya is nasa 2,278. For 36 months yan mga karepo, no? Ito, sa condition na ito, para sa akin, okay na okay pa to. Yeah. So sa mileage niya, nasa 8,000 lang. Sariwa pa mga karepo, pwede pa to. Yan, no? Okay pa, seats niya, okay pa. Yan, sa headlight, signal, wala pa po problema. Sa gulong niya, makapal pa. Yan. Alright, so sa mga naghahanap din ng YTX 125, ito, meron sila dito. Sa mga naghahanap din ng Honda PCX CBS version, ito, meron sila dito. Glossy gray. Alright, so sa price niya, wala siyang price na nakalagay, no? Pero sa appearance niya, check na lang natin, no? Sa condition nito. Okay, so sa appearance niya, pagdating sa fairings nito, okay pa naman yung fairings niya. Aftermarket na yung cover ng seats niya, pero okay pa, pwede pang gamitin. Pero kung gusto niyo palitan, pwede naman. Okay, so all goods pa, wala pa napalitan, wala pa na bawasan, wala pa na bawasan sa headlight dito sa mirror niya, dyan pa. Alright, so the rest okay pa naman. Sa mileage niya, di natin makikita kasi alam niyo naman naka-digital yan. Pero pag dito sa pinaka lens ng ilaw niya, pati sa signal okay pa, front fender okay pa, yan, sa gulong niya makabal pa. Okay, so yan, sa mga naghahanap niya ng PCX 160, ito, meron sila dito. Kulay na ito is glossy gray. Para naman sa mga naghahanap dyan ng NMAX ABS 155, ito, meron sila dito, matte gray. Alright, so wala rin siyang price na nakalagay. Okay, so check na natin yung condition na ito. Okay, so pagdating sa fairings na ito mga karepo,
okay pa naman sa chicks niya, pamalit na, makikita nyo, may konting butas. Pero sa hindi maselan, pwede nyo pagtsagaan niya, pero pwede naman palitan, mura lang naman cover niya, no? So, pagdating naman dito sa katang harapan, sa gilid na, meron na siya scratches dito. So, sa front fender niya, sa front fender, sa visor niya, stock pa, nandito pa, no? May mga sticker lang, pwede nyo tanggalin. So, shoutout kay Reed Motovlog. Okay, so dito pagdating naman sa headlight niya, okay pa naman yung lens niya, pati sa signal niya. Front fender, all goods pa sa gulong niya, makapal pa. Kasing kapal pa ng mukha ni Marites. Alright, so sa mga nagagap ng ganitong kulay na NMAX 155 ABS, eto, meron pa sila dito. And last, mga karepo, yan, Yamaha NMAX 155 ABS ulit. Pero to ang kulay na ito is power gray. Alright, so yeah, kung mapapansin nyo, wala rin siyang press. No? Pero chitikin natin yung condition nito. Okay, so yun sa fairings niya. Okay pa, wala pa siyang basag. Eh, front paint, sa grab bar niya sa likod, wala na. Pero sa seats niya, all goods pa. Stock na stock pa. Okay, so sa mirror niya, okay pa. So pagdating dito, makikita nyo, meron na konting ayusin dito sa may handlebar niya. Yan. So dito sa pinaka shield niya, wala na yung visor, no? Okay. So comment down below, bakit tinatanggal yung visor. Okay, so madalas ako makita ng NMAX na walang visor, eh. Alright, so back na yan, mag-comment kayo dyan kung bakit tinatanggal yung visor. Okay? So wala akong idea, pasensya na. Okay, so dito naman sa headlight niya, buong-buo pa yung lens, no? Ayan, napakaganda pa, ang kinis pa mga repo. Wala pang basag. Alright, so sa signal niya, okay pa. So sa front fender niya, ayan, may mga scratches lang sa gulong niya, makapal pa. Ang napansin ko lang dito, parang ang gulo ng wiring nung, ayan, na ginawa dito. Parang literal na kinawi. Hindi ko sure, ha? Ayan. Kasi mapapansin nyo, ayan, parang ang gulo ng wiring niya, nakalitaw yung mga wire. So, ayan, magdidepende na sa inyo, mga karepo, no? Check nyo na lang to dito. Okay? So, ayan, hindi nyo masisisi yung kasa kung bakit nakaganyan yan. Kasi, hindi na nila, hindi yan, kontrolado yan kapag hinahatak nila. Okay? So, ayan, sa mga naghahanap din ng NMAX ABS 155, eto, meron sila dito. Tsaka yun, no? Mad great. Meron din sila PCX Honda. Eto. Okay, so yung mga karepo, no? So, that's it for today. Maraming salamat sa umabot sa punto na to. So, yeah, pa-share na lang. Palagay, share na lang. Alright, so yun, that's it for today.